Yes, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon tayo ay magdi-debrand at mag-o-open line with cell ID locking ng ating modem na B315S936. Siya ay nakalock sa globe. Kung mapansin nyo, meron pa siyang seal. Hindi pa nabubuksan, hindi pa natatagkalan ng tornilyo. Nilagyan ko siya ng unsupported SIM na Sun Cellular, which is smart ang kanyang signal. I-open line natin sa smart. Itong isa naman, kaya may signal, globe SIM o yung GOMO SIM ang nakalapit dito. So, sige, try na natin. Siyempre, ang kailangan natin ay ang firmware sa tulong ni na Madam Sander, ni Sir Joel, at siyempre ni Sir Jerome. So, thank you po sa inyo. Yung firmware na yan ay ilalagay din natin sa description, ano po, sa baba ng ating video. Siyempre, kailangan natin ng screw pambukas. Kailangan din natin ng any metal conductor para sa ating pag-unlock ng ano, ng pagbubot ng ating boot pin at ng ground pin. At siyempre, male to male USB cable. Ito ay improvised lang ginawa ko. Yung sirang printer namin, kinuhaan ko ng wire. Ano, yan. At yung kalugtong niya, kabilang dulo, ay yung sa aking charger. Charger ng aking cellphone. So, pinagdugsong ko lang siya. Nilagyan ko lang pansamantala ng tape. Ano, so, pinag-ugnay ko ang red, white, green, at black. So, yun. Subukan na po natin. Buksan na natin ang ating modem. So, yan po, guys. So, na ito yung ating modem. Ano, so, gagawin lamang natin ay pagdadikit natin yung boot pin at yung ground pin para ma-recognize yung ating USB port na gagamitin. Gagawin lamang natin ay, syempre, gamit itong ating metal conductor o any metal, pagdidikitin lamang natin siya, ano, yung dalawang nasa baba. Make sure kapag isinaksak natin yung adaptor ay hindi siya iilaw o hindi magkakailaw. Okay, boss, mga boss, umilaw siya. Ulitin na lang natin. Make sure na hindi siya iilaw pag sinasak natin yung ating adaptor. Okay, umilaw ulit. Okay, guys, yan. Hindi na siya umilaw, meaning successful na yung pagbubot ng ating USB. So, gagawin natin, naalisin lamang natin yan. Kasunod, guys, ay i-install na natin o i-install muna natin sa ating laptop yung drivers natin.
Magkakalimutan na install ang ating drivers, yung ADB drivers. Yan, antay lang natin mag-install. And then click any key to continue. Okay, kasunod yung Huawei drivers, please click yes. Okay, so please any key to continue. Okay guys, na-install na natin ang ating drivers. Ang ating drivers pagkatapos natin ma-install, isaksak na natin ang ating USB male port dito sa ating connector sa ating modem. And then, so isasaktot natin ito sa laptop natin. Saksak na natin ito sa laptop natin, itong isang modem. Itong isang USB male port. So may napansin kayo, tumunog. Ibig sabihin, connected na ang ating USB. Tingnan natin kung saan makikita. Type lang natin sa search button yung device manager. Click open. So, kung makapansin po ninyo, dito sa port, dito sa ating port na ito, nakalagay dun yung Huawei Mobile Connect download port. Babalik na tayo dun sa ating firmware. Ikiklik lamang natin itong B315936 balong USB loader. Yan. So, antabayan na natin. Kung mapansin natin, habang nag-i-install ang ating software, madadagdagan siya dito ng tatlong ports. Hayaan lamang natin mag-scan ang ating firmware. Okay. So, mapansin natin, nagkakaroon na siya ng ilaw ang ating modem. Meaning, nagde-detect na siya ng ating laptop. Yan. So, kung mapansin natin, nagkaroon na siya ng tatlong port. 3G application interface, 3G interface, 3G PC UI interface. Pagkatapos nun, press any key to continue. Okay. So, pwede na natin itong close. Meaning that na-detect na ng ating device, ang ating modem. Ngayon, ay mag-ano tayo. I-click natin itong Sane Internet UTG 2020 with cell and ID unlocking. Double click lang. Then click yes. Then mag-i-start na tayo sa pag-unlock ng ating modem. Guys, tutuloy-tuloy ko na ang ating video para makita nyo yung actual na pag-unlock.
Yan, kung mapapansin ninyo habang nag-i-install ang ating firmware, nagkakaroon ng ilaw yung ating modem. Nagkakaroon siya ng white, blue, and then dalawang LED light dun sa ating signal, ano. Yan, natapos na guys. Okay, so after nyan, kiilin natin yung finish button. At pwede na nating hugutin ang ating USB port, male port. Pagkat ibig sabihin na recognize o na na-detect na niya yung modem natin. O yung ating, yes, modem, tama. Hugutin na natin. Tsaka yung power button. Hugutin na natin. Okay. And then, so, re-reboot natin, guys. Pag na-reboot na natin, pag nahugot na natin, muli ay ating isasaksak ang ating modem. So, ipa-plug in uli natin ang ating modem. So ngayon guys naman, gagamitin na natin yung ating LAN cable mula dun sa tawag dito, ating device modem papunta sa ating laptop. Antayin lang natin mag-reboot. So guys, i-connect natin ang ating device. Bago nga pala natin i-click ang ating unlocker, so tingnan muna natin kung connected yung ating telnet. Dapat may check. Type natin telnet dito sa torn windows on and off. Drag lang natin po ba. Make sure ang telnet client ay may check. Ano? So, after that, i-click lang natin itong 936 click unlocker. Install lang natin yun guys. Okay, complete. Yan guys, kung mapansin yung ating modem ay nag-blink o nag-reboot. So, meaning, nag-open line na tayo. Okay, yan, guys. Nagkaroon na siya ng signal. Nagkaroon na siya ng power. Meaning, may signal na ng ating smart. So, continue natin lang natin ating firmware. Additional parameters. Click natin. Okay.
Yan, antayin natin. So, nagre-reboot ulit ang ating modem. Okay, guys. So, antayin lamang natin na mag-reboot ang ating modem. Okay. So, nakapag-reboot na. Ngayon, i-close lang natin ito. Itong ating additional parameter device. Ano? So, press any key to close. So, ngayon ay pupunta na tayo sa ating gateway. O, ang ating gateway. So, nabago na. So, kung kanina, ang ating default ay 192.168.254.254. So, ngayon, dahil atin ang na sila unlock na modified na natin na debrand na natin. So, ang magiging default access niya ay 192.168.8.1. Click enter. So, yan guys. Dahil hindi pa rin natin siya ma-open sapagkat kahit type natin yan, yung admin as username and ang password ay admin, hindi siya gagana sapagkat ang kinakailangan natin ay i-reset ang ating modem. So paano natin may i-reset ang ating modem? Syempre kinakailangan natin pindutin yung reset button. So saan po matatagpuan ba yung ating reset button? Nandito siya sa likod. Yan, kasama na katabi ng power adapter. So ipindutin lang natin ng pwedeng ball pen o yung any thing na matilos. So 3 seconds lang. 1, 2, 3. Yan. So makapansin ninyo, nag-restart na siya. Nagre-reset na. Antayin lang natin ulit siya mag-reboot. At pag nag-reboot na ang ating modem, so i-click lang natin ang refresh. Guys, click refresh. Antayin lang natin. Antayin lang natin mag-reboot ang ating modem. Refresh lang tayo, refresh. Antayin natin ma-read ang ating LAN port. Guys, dito na re-detect siya. Refresh lang natin. Hintayin natin ma-detect. And guys, nandidetect na. Ang ating LAN port.
Okay, so ngayon, pwede na natin siyang i-open. Type natin lang sa username ay admin. At ang password niya ay admin. Click login. Okay guys. Wag nating checkin itong auto update. So click dapat uncheck yan ano. Then click natin yung next. Enable. Ganun din, next lang tayo guys. Dito, yung current password natin ay admin. Siyempre new password. Bawa sa akin para madali, admin 1 lang, admin 1. Confirm password, admin 1. Then click finish. Okay guys, successful success na tayo. Successfully ang ating ginawa. So napansin natin, so mayroong meron tayong signal smart. No, so na-open line na ang ating modem. So guys, ganun lamang kadali. At salamat sa tutorial ni Sir Joel. Ano po, nakapag-open line tayo ng ating 936 na modem. Ano po. So, salamat po sa inyong panonood. At yun lamang po, ilalagay ko ang ating tawag dito, firmware o yung link ni Sir Joel sa ating description link sa iba ng video. Thank you.